Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi partner. Akala ko Friday na. Hindi pa pala, may isang araw pang natitira. Oo, meron pang isang araw na natitirang magkukunwari. Na magsisipag ka. Sa tro. Nagkukunwaring dedicated sa trabaho. Diba? Oo nga, yung mindset mo, bakasyon na bakasyon na, no? Ewan ko ba, may ganung moment talaga na yung buong linggo, ang hirap itawid. Oo, may ganun eh. Na gusto mo talagang magbakasyon, tapos pag binigyan ka naman ng bakasyon ng Saturday and Sunday, bitin na bitin ka, tapos gusto mong extend hanggang next week. Gusto so, two weeks. Gusto mo mang two weeks kang tamad. Partner ko, gustuhin mo mang i-extend ng 2 weeks. Oo nga. May pang-extend ka ba? Diba? Kaya nga usually ang mga baka-bakasyon, 3 days, 2 nights. Oo ganyan, nga. Ganyan lang. Kasi hanggang 3 days, 2 nights lang yung budget. Normally. Hindi pala dahil talaga yun yung ano. Oo. Yun yung normal. Oo, hindi. Yun lang talaga yung kaya ng budget. Yan. Oo nga. Ay nako, sa true lalo. Sana makapagbakasyon din tayo kagaya ni Boss Jamie. Ay oo nga. Hello Boss Jamie, welcome back to the Philippines. Yes, thank you. Iba yung presensya mo pag nandito ka eh. Oo, ramdam naming lahat. Oo. Oo. Ramdam namin na lahat na mahirap kami. Oo nga. May mga tao talaga ipinaparamdam sa'yo na hampas lupa ka lang. Charot. Doon sa mga nakakapakinig sa Love Radio simula ng time ni Tanya Chinita at ni Uncle Dagol, nandito na kasi si Boss Jamie. Ay, ang aga naman. Sayang, wala ka dito kanina. Late ka dumating. Nagkabigayan na ba ng nagkabigayan ano, ng pera, partner? Ay, teka nga. Oo, nagkaroon ng shower. Ano gagawin? Magmamano ba? Ganun, hindi, partner. Lahat kami nag-tiktok sa harap niya. Sabi niya, sayaw, sumayaw naman kami. Sabi niya, tumuwad kami. Alang-alang sa charot. Hey, welcome back to the Philippines. Yes. Our good friend, our tambalanista na si Jamie. Correct. Masugi na tambalanista na ito po yung umuwi ng Pilipinas galing ng Amerika. Last November? Yes, para na makita yung tambalan. Ura-urada. As in talagang naka-scrub suit pa yan galing sa hospital. Correct. Uwi ako ng Pilipinas ha. Yan. Sabi niya ganun. Sabi niya, hindi naman para makita tayo, huwag kang feeling special. Ay, diba? Yun kasi yung sabi niya, napaniwala mo kami. Ay, di bali na huwag natin pag-usapan. Hindi. Umuwi siya kasi ano siya, alam mo na, ang puso ay medyo nilagay sa blender, dinurog. Okay, broken-hearted that time. Tapos sabi niya, ay, galing Amerika punta, may I fly to the Philippines, makipag-lunch o tambalan para sumaya. Oh, di yun nga. Oh, ganun po. Kaya para sa lahat ng mga kabisyo natin sa ibang bansa, ganyan po ang dapat nating tularan. Ito po yung mga dapat po nating tularan. Ganyan. Diba? Ganyan po yung mga gawain na dapat tularan. O, ngayon, he's back. Mag-vacation diba? Siya dito. Yung maisip mo lang, ay bored ako today. Ay broken-hearted ako. Uwi ako ng Pilipinas. Mga 2 linggo ako doon. Mm. Puntahan ko ng tambalan, mag-lunch kami. Magkano correct ba yung lunch ng 2? Yan, diba? Diba? Alam mo, yan yung ano eh. Isa sa mga pwede nating maging parang goal in life eh. Oo. Na kapag ka meron kang gustong gawin, hindi ka hindi mo i-compute kung magkano. Diba? Kunyari, gusto mong umarte, ang sama ng loob ko. Gusto ko kumain ng masarap. Pero yung goal mo, yung habang umiiyak ka, hindi ka nagkoko, hindi kasama sa pag-iyak mo yung competition, magkano ba itong kaartehan ko? Diba? Oo nga, no? Mm-mm. Yung mapapasana all ka na lang talaga. So true. Pero iba yung presensya mo, ano, Boss Jamie, pag nandito ka eh. Na-happy, alam mo kung bakit? Na-happy yung mga tao. Makakakain ng masarap, may pasalubong na maganda, ganyan. Alam mo naman, nakaka-good mood naman talaga, nakaka-feel good yung mga ganyan. Oo, kaya pala bihis na bihis ka today, ha? Ah, I'm always bihis. Ikaw ang laging, ano, ikaw nung simula nung kinasal, lagi naka-long sleeves. Ano ito, sinabi ng asawa mo, mag-long sleeves ka nga, nakakahiya kang pumapasok.
O nga, oo. Sabi niya, magbihis-bihis ka nga, dugit-dugit mo lagi. Hindi nga, influence niya ba? Wala ka sa hygiene. Kasi ako napansin ko yun eh, simula nung kinasal ka, oo. Parang umayos yung ano mo, pormahan. Oo nga, influence niya ba ito? Hindi, marami naman talaga akong long sleeves. Ito, alam ko naman marami, sinabi ba namin wala kang long sleeves? Kaya hindi ka nag, ano, wala naman kami sinabing ganon. Alam lang namin hindi mo sila sinusuot. Oo, kasi mga ito, mga damito nung kapag nag-host na nasuot mo lang ng isang beses. Mm-mm. So binabalikan ko lang, nagkalkal talaga ako ng cabinet ko. Sabi, dami ko palang damit na hindi ginagamit, na hindi nasusuot. So sayang naman kasi yung iba umiitim yung kilikili. Sabi ko, bakit? Nagdilaw? Oo, naninilaw yung kwelyo. Sabi ko, gamitin ko na. Ang dami pa rin naka-plastic hanggang ngayon na ano, na sabi ko, susuot ko na ulit. Correct. Kaya nga, alam mo, kapag halimbawa, nag-iisip kami na naregalo sa'yo, minsan nag-iisip ako, wag na lang eh. Kasi tinatambak mo, yung headband ba na para sa asawa mo, nabigay mo na. Hinahanap ko nga, saan ba na punta? Hoy, feeling mahal ko, feeling, yan! Feeling ko may nagsangla talaga nun. Pambira ka! Nabigay mo na ba? Nakakaloka ka! Ahanapin ko nga. Binawasan kasi ng diamante, sinangla, tinanggap naman. Actually, sa totoo lang ha, mahirap tong regaluhan si Chupen, nasasayang po. Dati, may nagregalo sa amin. Ano, tig-isa kami ng box, ang laki. Galing sa Resorts World Manila, ang laki-laki. Ako parte, binuksan ko agad. Siyempre, ganun. Excited ako lagi kapag may binibigay eh. Talaga na-appreciate ko. Tapos, tinira ko lahat kasi pagkain, si Chuper, lumagpas ang Christmas, lumagpas ang New Year, hindi tinira. Pag tingin niya, kalahati na lang. Yung kalahati, tinira nun lang gam. Uy, tinira ko naman yun noong Halloween. Kaya nga, nung kalahati umabot na nga. Naman. Umabot. Sabi ko, medyo pet, kaya-kaya pa. Nakakaloka. Kaya pala bis na bis ka today. Sino kasi, ba ako? Oo. Parang lagi naman ako naka... Hindi, extra special yung damitan mo today. Oo. Kurtina kasi Kurtina. Siya. Hindi siya Kurtina. Normal na damit. Oo, Kurtina feeling kasi siya. Tablecloth talaga siya. Oo. Feeling ko more of Kurtina. In fairness, maganda naman sa'yo. Mm. Pwede kang umatend ng fiesta, Pahiyas Festival. Mm. Oh. Sige, attend ako mamaya. sa May. Sa May, ganyan yung suotan. Okay, makulay na makulay Oy, pero speaking of festival, nandiyan po kami sa darating na weekend on Feb 11, Saturday. Ayan, nandiyan po kami sa Vegan para sa kanilang Kanawidan Festival. Yan. Hanapin nyo kami doon. Hanapin nyo kami kung nasan kami doon. Hanapin nyo yung suot na ni Kuna ganito ang kulay. Kasi yung suot niya ngayon, suot niya hanggang sa Linggo. Mm-mm. Yan. Gusto ko yung ganitong mga damita na... Presko yan. Oo, ganun. Magandang ano yan, damit pamiesta yan. Yan. So nandiyan po kami. Kami po yung mag-host ng street dance competition nila. Yan. Ang detalye po, hindi pa rin po namin alam. Hindi pa kami binabalikan. Busy pa sila. Saan tayo pupunta? Anong gagawin? Oo, correct. Anong susuot? Basta-basta na lang. Alam niyo naman kami, kalad ka rin. Basta sinabi, punta kayo dito. Kami naman punta ng punta. Hindi wala nagpapilit. Oo, nga, no. Talaga pumupunta yung lang mali talaga. Mali mo, inuuto ka lang pala. Yung wala ka talagang kausap. Correct. Pero nag-verify naman ako ng information partner. So may katotohanan. Legit naman ang mga bagay-bagay. Yung pumunta ka doon, walang kaalam-alam yung mga tao. Mag-host daw po kasi kami. May nag-message kasi sa correct. Amin. Sinong kausap niyo po? Oh, nakaka-excite naman. Mm-hmm. Ano bang bibilin sa Vegan? Ang masarap dyan, partner, yung meron siyang isang tindahan ng Royal Bibingka. Napakasarap. Oo. Kaya dun sa mga tambalanisa natin na makikita kami dyan, alam nyo na. Yeah. Para hindi na kayo mahirapan. Iisipin nyo, paano kayo maibigay? Direkta na, di ba? O parang ito si Boss Jamie. Sabi niya, ano bang may regalo sa'yo? Siyempre sinabi ko na, pinicturean ko pa. O eto na, diretso. Para hindi nga naman mahirapan. Nakakatawa pa ka. Ako talaga, partner, very appreciative talaga ako kapag ka binibigay. Ginagamit ko, kinakain ko, ganyan, lahat. Maski bag, kinakain ko. Ganyan, yung mga gano'n. Tapos kahapon, meron siyang pasalubong para sa akin, para sa asawa ko. Sabi pa naman asawa ko, huwag mo munang kunin. Sabi ko, bakit natin hindi ko kunin? gusto ko na siyang gamitin. Sabi ko, huwag na. Hiya-hiya ka pa. Nako, magugutom tayo pag may hiya tayo. Saan maninibago walang... kami sa'yo? Kaya nga, diba? Dapat doon tayo sa walang hiya tayo. Nasabihin namin, hindi si Nicole to. Oo, kunyari hindi tinatanggap. Correct, diba? Ako hindi ako yung ganyan eh. Kasi ayoko ng taong ganun. Yung papilit. Yung mga papilit, tapos hindi naman maganda. Alam mo yun?
Papilit ka kung maganda ka. Pero kung saktuhan ka lang din, huwag ka papilit, di ba? Kapal, kapal na mukha, kung kapal na mukha. Oo, at yun yung mga teknik para mabuhay. Ganyan. Kasi kung, tingnan mo, pansinin mo, usually yung mga mapi-PR na tao. Correct, correct. Yung mga hindi sila nahihiya, yung they approach, they talk, di ba? Yun din yung man yung mga taong ano, yung... Nakakaraos sa buhay ng maayos. Correct, di ba? Nakakaraos na nga pagkaluwagan, di ba? Nagiging nakaluluwag-luwag. Alam mo yan yung ano, yung problema ng isang tambalanisa natin. Sabi niya, "Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2010. Grabe, sobrang tagal ko na palang tambalanisa. Nagkaanak na ako't lahat-lahat, tambalanista pa din ako." Thank you. Wala lang, gusto ko lang pong i-share na yung anak ko po hindi masyadong matalino. Ano po ba dapat gawin? Dapat na po, dapat pa po ba ang katalinuhan nowadays? Wala lang, naalala ko lang yung message kasi speaking of mga kakulangan. Ayan. Alam mo, lahat ng tao may talino, ha? Lahat ng tao may strength, hindi lahat may talino. Aminin na natin. May iba talaga, 'di ba? May mga kanya-kanyang strength. Sa tingin ko, kailangan lang tulungan mo yung anak mo na mahanap niya ano ba yung strength na yun? Oh, correct. Saan ba yun? Saan ba yung... At lahat tayo meron yan. Huwag mo titingnan yung ano, yung kung anong wala sa anak mo. Mm-hmm. Meron yang may ipagmamalaki na hindi mo lang nakikita o hindi mo lang napapansin ngayon. Ako, para sa akin, naniniwala ako na ano, yung academically, ay? Sa panahon ngayon, ha, mm-mm, hindi na siya masyadong kailangan. Alam mo bakit? Hindi na siya masyadong kailangan. Hindi nga! Makinig ka. Paliwanag mo ng maayos. Hindi na siya masyadong kailangan. Kasi? Masyado nang maraming self-help tools sa internet. Okay. So, parang feeling ko maitatawid mo yung sarili mo sa lahat ng mga bagay-bagay nang kahit hindi ka masyadong matalino. Feeling ko lang. Hindi, kasi ako, partner, academically inclined ako dati. And dati talaga, parang nung nag-aaral tayo, partner, na dati talaga parang naniniwala ako na the only way para maging successful ka sa buhay, dapat maging matalino ka. Dapat graduate ka with honors, ganyan. Tapos, may ano ka, may plus points. Although hanggang ngayon, ganun okay pa. Siyempre, okay na naman. Correct. Pero may mga iba, partner, nakakilala ko na hindi gaano katalino pero mas mayaman. Mas okay ang pamumuhay, 'di ba? Mga ganern. Kasi hindi nga lang katalinuhan ang basis. Correct. Pwedeng mga iba sakto lang yung meron iba talaga na yung mind nila average lang din yung inaabot. Hindi ba? At hindi masama 'yon. Ang sinasabi natin, hanapin mo yung kung saan ka mag-excel para umalagwa ka rin, ganern. So ganun din yung sinasabi ko dun sa nanay. 'Di ba? Na kung feeling mo ganun, kasi kung siguro itong nanay na to, partner, real talk lang eh. Kasi minsan in denial tayo, may sipon na, wala daw sipon. 'Di ba? Matanda na, hindi daw matanda. 'Di ba? Mga ganun. So hindi alam mo hindi masyado matalino, dine-deny pa, matalino 'yan, 'di ba? So feeling ko dito sa nanay na to, very ano siya, yung real talk, yung pangga ano siya, tanggap niya. So kung ganyan, natanggap mo na, alam mo, kasi alam mo yun eh. Correct. Kasi kaya nga, di ba, in a class of 40 or 30, di ba, meron dyang dalawa or tatlo na talaga mag-excel. At meron dyang sakto lang talaga, di ba? At kung sa tingin mo, parang kulang yung sakto lang, pwede namang mag-push pa na mag-aral kasi ang brain natin, sobrang bongga naman ang kapasidad niyan eh, di ba? Or hanapin yung ibang strength. Correct. Hindi man masyado matalino, magaling naman sa arts, 'di ba? O kaya hindi man masyadong academically smart, pero galing naman sa theater. Totoo 'yun, lahat ng tao may kanya-kanyang ano, no, may kanya-kanyang kagalingan, kanya-kanyang strength. Mm-hmm. Kaya 'di ba mapapansin mo sa bawat subject may nag-excel talaga. Eh. Yes, 'di ba magaling sa English, hindi masyadong magaling sa math, may ganoon. Maswerte kung talagang lahat ng subject na itatawid na maayos. Yung mga ganyan na lahat ng subject matalino, yan po yung mga classmate na pinatutumba. Yan yung asarap itapon sa labas ng bintana. Ang talino mo, ha? Tumba kaya kita. Ganun. Oo, kasi may mga tao talagang favorite yung science, pero mahina sa history. Yan. For example, magaling talaga mag-memorize ng table of elements, computation ng formula, kayang-kaya. Pero hindi maitawid yung PE class. Kasi kanya-kanya talaga may tayo ganun ng strength. Correct. Meron nag-excel sa PE. Diba? Ang galing talagang sumayaw. Ang galing... Very athletic. Yes. Yan, diba? Pero pagdating sa mathematics, medyo nag-struggle ng ng slight, 'di ba? So ganoon talaga yung life in general, ako naniniwala ako na may kanya-kanya tayong lakas.
lakas na magagamit mo at a particular situation. Correct. So hanapin yun. Yes. So, hanapin mo kung saan ka malakas. Correct. But in general, of course, naniniwala kami sa value ng formal education. Oo naman. Kailangan ng lahat ng tao yan. Iba pa rin. Iba pa rin yung talagang dumaan sa eskwelahan. Correct. Nag-aral, naka-receive ka ng diploma. Mm-mm. Mas maswerte kung umuwi ka talaga na may ribbon at saka may medal. Mga ganun pero mga yung, pasabit. Pero kung yung ribbon mo, ribbon dahil ikaw yung pipicturan, may uso pa ba yun, di ba? Parang pag naka-red ribbon. May isang pagita. Hindi, pag naka-red ribbon, may maliit na red ribbon. Kasi ibig sabihin, cue yun ng photographer, nagbayad to. Pipicturan. May ganun pa ba ngayon? May ganun. Siguro, pero, no? Siguro meron pa. Kasi ganun kami dati. Parang, palatandaan yun ng photographer na nagbayad. So, ito, mga susundan ko yung mga may red lang na maliit na ribbon. Ganyan. Totoo yun. Pero ngayon, kanya-kanya na rin cellphone eh. Kanya-kanyang shot na. Hindi na kailangan ng photographer. O siguro may pangilan-ngilan din. Kahit naman sa wedding, di ba? Kaya may mga official photographer pa din. Mm-hmm. So kailangan iba pa rin natin. Iba pa din naman yung official photographer. O so ganun din sa school, sa graduation, mm-hmm. sa mga school events. May mga photographer pa din. So yung anak mo, merong strength yan. Maaaring hindi mo pa nadidiscover ngayon. Correct. Minsan, di ba may mga late bloomers na meron, tinatawag. Meron, totoo yan. Na hindi nag-excel nung nasa school pero after school kung kailan nagtrabaho doon talagang umalagwa. Correct. Bonggang-bongga yumaman, magulat ka tapos pinakamatalino sa kumpanya, pinakamagaling. True. Meron akong kakilalang ganyan, talagang hindi nga siya average, doon talaga siya sa medyo below. Oo. Pero wag ka, siya yung naging doktor. Oh, isipin mo yun. Tapos iniisip talaga ng mga tao yung mga kaklase niya, bakit kaya, paano kaya nangyari? Parang nung nag-aaral kami, parang hindi ma-retain yung kahit anong lesson sa utak niya, 'di ba? May mga ganon. Correct. Oh. At yung minsan yung ako, yung mga yung talino ng tao, minsan naman hindi talaga din acquired sa school. Mm-hmm. Diba? Yung talino nila, yung mga nalalaman nila, acquired sa experience. So observation outside school. Mm-hmm. May mga ganon din na parang, ay, ang galing naman niya. Saan mo natutunan yan? Mm-hmm. Diba? Ay, wala sa kaka-internet, kaka-TikTok. Diba? YouTube University. Ginugal ko lang. Diba? Yun, kaya ngayon, may ganun din. Kaya ngayon klase yung sinasabi ko kanina, partner. Dagdag-talino. Na parang sa panahon ngayon, honestly, yun yung parang iniisip ko lang ha, sa sobrang dami kasing information na nasa internet. Sources of information, oo, diba? No? Dati kasi talagang literally ang may alam lang niyan yung teacher mo eh. Oo. Kaya, diba, yung teacher mo lang talaga yung may alam niyan kasi siya lang yung nasa utak niya lang lahat sa mga pinag-aralan niya mga libro nung araw. Correct. Diba? Kung hindi ka mag-extrang study na may extra kang librong titingnan sa library, mm-hmm. yung kaalam mo hanggang dun lang, kaalaman mo. Pero ngayon kasi hindi. Totoo. Diba? Parang nandiyan na lahat. Kaya nga, di ba, minsan mas matalino pa sila. Kaya natatakot ako maging teacher ulit. Minsan kaya, mas matalino pa yung estudyante kasi ang dami nila nakuha information nakuha, na feeling mo minsan totoo at yung iba talagang totoo na nabasa at napanood lang nila online. Tama, di ba? Diba? Kaya nakakabilib din talaga yung mga teachers ngayon. Talagang ako always akong saludo sa mga teachers. Kung totoo. Paano nyo po ina-handle yung mga estudyanteng marunong pa po sa inyo. Correct. Di ba? Yung mga marunong pa po sa inyo. Ganun. Correct. Kaya importante naman mag-aral tayo, diba? Sa true. Matuto sa buhay. Aral muna bago lande! Tama! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Glenn. Isang tambalanista na sa kasalukuyan ay hirap na hirap pero punong-puno ng pag-asa. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Naway magbigay inspirasyon ito sa mga kapwa ko tambalanista na dumadaan din sa maraming pagsubok sa buhay.
Maaga akong namulat sa kahirapan. Sumasama ako sa bukid para mamitas ng mga gulay na ilalako namin sa buong barangay. Dahil dito, nakakakain kami ng 3 beses isang araw. Bata pa lang alam kong ayokong maglako ng gulay buong buhay ko, kaya pinagbuti ko ang pag-aaral. I was a consistent honor student until I graduated. Hirap pa din ang buhay pagdating ko ng high school. 13 anyos pa lang, sumasama na ako sa palayan para magsaka. Estudyante ng weekdays, magsasaka kapag weekends. Namimitas din ako ng prutas at ibinibenta sa mga kaklase ko para may pandagdag sa mga gastusin. As if hindi pa sapat ang hirap namin sa buhay. Namatay sa cancer si Mama when I was in grade 10. Dinibdib ko ito ng masyado at ilang beses kong tinangkang magpakamatay. Masakit makita si Papa na lasing at umiiyak gabi-gabi. Bumagsak ang mga grado ko sa eskwela. Pero nakabawi naman ako at nakagraduate pa din ng high school with flying colors. 3 days after graduation, napansin ko na minamanas ako. Kahit manas, sumasama pa din ako sa palayan para magsaka. Nung nagtagal, lumobo na yung buong katawan ko. Naiipon yung tubig sa katawan ko dahil hindi na ako nakakaihi. Ang sabi sa ospital, meron akong nephrotic syndrome. Isang uri ng sakit sa bato na kailangang gamutin sa mahabang panahon. Hindi na muna ako nakapagkolehiyo. 4 na taon akong naggamot. I had to undergo dialysis. Sa sobrang laki ng gastos, na ibenta na namin lahat ng pwedeng ibenta. Yung lupain sa bundok, yung bakuran, yung kalabaw, pati ref. Ang natira na lang sa amin, yung lupang kinatatayuan ng bahay namin. 4 na taon akong nakatambay sa bahay. Umiikot lang ang buhay ko sa ospital, dialysis center, at bahay. Hindi ko na nagagawa ang mga bagay na gusto kong gawin. Buti na lang nagkaroon ng offer ang government hospital ng libreng dialysis. Kahit na tila imposible, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Ginagamit ko yung medical assistance na nakukuha ko sa government na 3,000 a month para may pangmatrikula. First year nursing student na ako ngayon. Gumagawa ako ng academic commissions para may pang-allowance ako at patuloy na nag-a-apply ng scholarship. Hindi kasi available sa mga state universities sa lugar namin ang course na kinuha ko. Kahit na mahirap, ay pinipilit ko para mabago ang takbo ng buhay ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kaya walang araw na hindi ako umasa na sana may tumulong. At sana patuloy akong gabayan ng Diyos. Hanggang dito na lang tambalan, isama niyo ako sa inyong panalangin. Ang inyong tambalanista, Glenn. Hello sa iyo, Glenn. Grabe, napaka-hopeful. Punong-puno ng pag-asa. Sana all. Diba? Parang nahiya kaming may mga... Ang problema lang ay yung pigsa ko sa puwet. nahiya kami. Yung ang ganda-ganda ng damit ni pigsa. May pigsa sa puwet. Ba't ko ba na-share? Minsan talaga over-sharer ako eh. Minsan yung hindi talaga... mo napipigilan talaga yung bibig mo na sabihin ang katotohanan at lahat ng natatago. Kaya nga eh, minsan talaga too much information ako dito sa radyo eh. Kaya kinapapahama ko din minsan talaga. Diba, may mga taong
sabihin man natin hindi naman lang ang pigsasapwet, 'di ba? Sa totoo lang naman, sakit kaya. Masakit naman talaga 'yon, 'di ba? Pero sabay mo pa pigsasakilikili, 'di ba? Lahat ng ano. Lahat ng mga singit na may ewan ko ba? 'Di ba? Masakit. Alam natin 'to. Yung mga tumawa alam na this. May pigsa pala sa singit. May pigsa-pigsa, di ba? Yung ibig sabihin, parang nakakatawa mga example. Pero yun yung parang maliit na sakit. Pero sobrang sakit. So, hindi natin sinasabi na maging positive ka sa pigsa mo. Salamat. Thank I'm very you. Positive, Lord. Di ba? Hindi naman natin sinasabi yung ganun. Ang sinasabi lang talaga natin is, may mga tao talagang ang problema, talagang priority natin yung matuto po tayo, maging educated po tayo, yung ganun. Kasi kung tutuusin, kung nagkasakit ka na, tapos 4 na taon kang natambay, parang may isip mo pa bang bumalik? Diba parang hindi na eh. Pero si Glenn, ano yung unang niyang ginawa? Diba? Bumalik siya ulit. Yes. So first year nursing student na siya ngayon. Diba yung ganun ba? Nakakabilib. Correct. Nakakaya po yung pigsa ko sa puwet. Diba li, pagaling na naman siya. Sa mga guy. Ang ginagawa-gawa. Pinutok mo na kagabi. Correct. Ang ginagawa-gawa ko lang partner, nakaupo muna ako sa isang puwet. Pag nangalay, kabila naman. Pero medyo ipapaling ko ng kaunti para hindi tumama dun sa pigsa. At totoo talaga, no? Yung alam na alam mo yung discarte. Alam na alam yung paraan. Magandang tip yan. Oh, kasi totoo naman doon talaga. Charot. Oh, ganun, di ba? So, pero ang galing. So, isa ito ring paalala sa mga estudyante na no excuses. Correct. Di ba? Na hindi tayo pwedeng magkaroon ng excuse. Meron tayong tambalanista noon na ipinaiyak tayo sa kanyang storya, si Jeff Alicante, na tandaan mo partner, di ba? Mm-hmm. Na talagang umeffort ng bonggam-bongga para lamang makapasok, di ba? Samantalang iba hatid sundo, pero hindi pa rin nag-aaral. Totoo. Diba? Binabaliwala lang yung pag-aaral samantalang yung mga iba. Correct, di ba? Nagsinungaling, kunyari may project True. Sa school. True, correct. Diba? Hindi naman binabayad. Oo, di naman kaya. May project naman talaga sa school, pero grabe, ni-level up times 3. Alam natin lahat alam to, no? Alam Bakit din? Bakit din? Di ba, yung mga ganun, samantalang iba, hikahos na hikahos, hirap na hirap. Isipin mo, itong si Glenn, nagkaroon pa ng sakit na nagmamanas, naglulobo yung buong katawan. Hindi po madali yun. Nagdadialysis lagi. Di ba? Pero wag kang inisip niya pa rin, kailangan ko mag-aral. Hindi ako pwedeng ganito habang buhay. Kailangan ko i-level up yung aking sarili. Diba? At ganun nila binaval yung education. Eh, ikaw! Yes. Bulakbol! Ako, natutuwa pag walang pasok. Correct, walang pake. Correct, yan. Kahit may pasok, hindi pumapasok. Iba yung pinapasukan. Nako, nakakahiya naman. Diba, sa taong nabigay sa'yo ng oportunidad para mag-aral, sana. Kaya lang hindi mo kinakarir ng bonggang-bongga. Totoo yun, no? Itong story sa atin ni Glenn is a story of inspiration. Mm-hmm. Nakapagbibigay ng ganitong, ng nakaka-inspire, nakakapagbigay ng, oo nga, no? Mga realization ba na, ay, ang galing, no? Siya lumalaban sa buhay. Galing niya. Ako, may konti lang problema, konting kibot lang, aray ng aray. Ito, may mga tao na may problema, pero patuloy ang laban sa buhay. Mm-hmm. Hindi biro yung mga pinagdaanan niya, ha? Malalaking problema po ito. Correct. Hindi po to pigsa, pimple sa ilong. Totoo yun. Hadhad, buni. Kumbaga, sa daan na dinadaanan natin, tayo natapilok lang sa isang maliit na bato. Ang dami na nating hanash. Ang dami na nating emo. Ang dami nating iyak. Oo. Diba, ito si Glenn, nakita niya malaking bato sa daan, itinulak niya papunta sa gilid. True. Diba, para patuloy siyang makadaan. Sabi niya, hindi, dadaan ako. Oo. Tulak-tulak, slowly but surely. Yes. Ganun dapat tayo sa buhay. Napakaganda. Nakaka-inspire na magkaroon na tayo ng ganyang klase ng mindset. Mm-mm. No, na patuloy lamang lumaban sa buhay. Ano mang problema ang ibato sa atin. Alam mo, isa pang sinabi ni Glenn dito, di ba partner? Yung tungkol sa pag sana isang araw meron naman din pong tumulong sa akin. Ganun. So, it is also a reminder for us na to be a man for others. Maging goal din po natin yung tulungan po natin yung ibang tao. Mm-mm. 'Di ba? Anong gusto mo? Yung ikaw ang tumutulong o ikaw yung tinutulungan? Anong gusto mo? Ikaw yung
nagbibigay, di ba? O ikaw yung binibigyan. Oo. Anong gusto mo? Ikaw yung dinadalaw sa ospital o ikaw yung dumadalaw? Yung ganun. So, kung alam mo sa sarili mo na nandun ka sa part na kaya ko namang dumalaw o kaya ko namang magbigay o kaya ko namang tumulong, huwag mo nang ipagpasa bukas kasi hindi tayo sure kung may bukas pa pa. Hindi naman sa nananakot. Pero totoo, di ba? Kailan mo pa gagawin yung pagtulong? Correct. Yung pag-serve sa ibang tao, di ba? Yung ganun. Kailan mahina ka na. Correct. Di ba? Kung wala ka ng kakayahan, di ba? Kasi madami tayong mga dahilan, hindi ako makatulong kasi ako mismo marami akong problema. Totoo naman talaga yon. Pero merong mga taong mas nakaluluwag-luwag ka kaysa sa ibang tao. Halata naman sa mga nakakakain ka pa ng extra, di ba? Medyo halata din sa tiyan mo. Sa tiyan nating lahat, di ba? Na medyo nakaluluwag-luwag. So ano ba naman yung tumulong pa sa iba? Correct. Kasi may mga tao talagang sadyang nang kailangan talaga ng tulong. At isa doon diba? Isa doon si Glenn. Sinare ba niya kung ano yung ano? Walang link? Wala naman siyang sinare. Kung... So, sayang. Ready na sana yun. Magpapadala na sana ako via Bayad Center. Not too late, Glenn. Oh. Pwede mong i-share. May bibigay si Nicole. Ayan. At gusto ko lang sabihin, ang pagtulong hindi lang pinansyal. Ayan. Oh. Kasi may bibigay ako sa'yo. Payo. Payo. Pagmamahal. Oo, motivation. Yes, ganyan. Tawa. Ayan ang mga bibigay ko. O, hindi totoo yun ha. Yung pagtulong naman not necessarily po, anong tawag dito, mga material possessions na parang bigyan ko siya ng skateboard. Oo, hindi diba? Skateboard. Para madali siya makarating sa school. Hindi eh. Kasi meron ka eh. Oh. Yung may tutulong ko, di ba? Not necessarily mga ganung bagay. Totoo, yung simpleng payo, malaking bagay. A form of ano din siya eh. Giving. Pagtulong din. Hindi laging tangible yun gusto nating sabihin. Hindi laging hahawakan ng pagtulong. Yes. Hindi laging pera, hindi laging... Correct. Ganun. Yung pakikiramay, pagtulong din yan. Di ba? Sa oras ng pangangailangan na kailangan niya makausap, may makausap. May makasama. May makinig sa kwento niya. Form of pagtulong din yun, mga kaibigan. Maganda maging habit po yun. Correct. Kasi minsan ang iniisip natin ng form of pagtulong, laging tayo nagbibigay ng pera. Hindi ganun. Hindi diba? Lang ganun ang pagtulong. Oo. Alam namin ni Chuper yan kasi ang pagtulong namin hindi po pera. Kaya alam talaga namin ni Chuper yan. Oo. So maraming pagtulong, paraan. Ang pagtulong ay hindi lang pera. So gusto ka namin tulungan, Glenn. Sa paraan ng pagpapaligaya sa'yo. Yan. Tama. Pag nakita tayo or sana napaligaya ka namin kasi na-feature yung kwento mo sa Mahiwagang Burnay. Ang daming sumusulat sa Mahiwagang Burnay, hindi lahat na-feature. Oh. Diba? At pag pumunta ka dito, let us go take a feature. Kahit so many features. Solo feature. Unlimited features. Unlimited features. Selfie feature. Unleashed. Sky's the limit. 10 to 11 a.m. Feature. Go. But... Let's go feature. Feature Glenn. Di ba gusto mo ba yung ganyan? Gusto mo yung ganon? Yung mga gandong kaibigan. Ay, nako, kunyari gigihirit si Glenn kahit hindi nakakatawa. Kunyari ako si Glenn. Tapos ano, bibigyan natin siya ng, babagsakan natin siya ng kunyari masaya tayo kahit hindi siya nakakatawa. Di ba? Bumisita si Glenn dito. Dumating ka bigla. Oo. Nagbukas ang pinto. Oo, bye-bye. Was brought to you by